Ayun nga, Chigo, meron lang sana ako gusto i-share sa inyo sa paggamit ko sa care. So, naging problema ko noon ay 4 times akong namatay ng makina nung Padre Pio rides namin sa Batangas. So kung gusto nyo malaman, panoorin nyo itong video na ito at tapusin. Okay. Yun nga mga Chigo, last Sunday ng June 4 ay nagkaroon ako ng Padre Pio Santo Tomas Batangas ride kasama yung mga riders ko dito sa aming lugar. Syempre sumama tayo din. Tapos during ride 4 times akong namatayan ng makina at alam niyo kung bakit. Ang sagot mo Chigo. So ayan na makikita sa inyong screen. Ito ay yung fuel filter dati ni Cap. So ganito yung naging experience ko mga Chigo. So matakbo ka, nasa high RPM ka or nasa high speed ka, tapos bigla kang pepreno, tapos syempre yung RPM mo bababa down to 1000 RPM. Tapos pinaka example ko, kapag halimbawa may dadaan ng kang lubak or humps, so doon ko siya na experience na mamatayan ako ng makina. So ang ginagawa ko ng diskarte para hindi ako mamatayan, nagre-rev ako. Pero pag dire-diretso talagang na papreno ka na hanggang sa mag-slow ka na, mag-slow down ka na, tapos nasa 1000 RPM ka na, doon siya namamatay. So last kinabukasan June 5 Monday, nagpunta ako ng Kinko Lifestyle Cubao sa yun, sa Cubao branch. So kung saan ko siya binili yung KRB ko. So sinabi ko dun sa mekaniko na yun ang naging experience ko. 4 times ako namatay ng makina nung time ng sa Santo Tomas, Batangas. So ito yung naging solusyon at sinabi sa akin ng mekaniko. Ang may sala rin ay yung fuel filter natin. So yan. So sabi sa akin, nung inaayos na yung motor natin, ay kailangan lang daw linisan yung fuel filter natin. Tapos dapat mga 12,000 odometer, magpapalinis tayo ng throttle body cleaning, tapos isasabay din natin yung pagpalinis ng fuel filter. So saan ba natin matatagpuan tong fuel filter ni KRB? So ayan mga Chigo, ito yung tinatawag natin na fuel pump. So pag tinanggal natin yung screws na yan, itong 6 na screw, tinanggal natin yan, nasa pinakababa yung fuel filter niya. Kasi yung gas tank ng KRB is nandito sa ilalim. So nandyan na siya. At papakita ko na lang din sa inyo, sa inyong mga screen, kung ano yung kung itsura ng fuel pump. Ito mga Chigo, papakita ko sa inyo yung idle ni KRB. So yan, nasa RPM niya is nasa 1000 RPM. Pero once na nagpano ako, once na tumatakbo na ako mga Chigo, doon ko na siya nararamdaman. Though nagpalit ako ng spark plug to brisk spark plug. So yun mga Chigo. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo mga Chigo, pag nasa high RPM kasi pababa siya papuntang 1000 RPM, doon ako namamatay ng makina na pang tumatakbo. During mag-break ako, maginto ako or madadaan akong thumbs or lubak, doon siya namamatay. So nagiging diskarte ko, kailangan para di ako mamatayan ng makina, nire-red ko siya ng ganyan. Hindi ako parang nakakainis. kailangan mong gawin yung paulit-ulit ko. At syempre yung safety mo, baka bangga ka sa likod kasi magiging kasalanan mo din yun kasi may problema yung motor mo, diba? So for safety din siya mga Chigo. So ngayon may ipapakita ko sa inyo mga Chigo ng video kung saan nagpapa-PNS ako nun kay Kinko Lifestyle Cubao. 1000 odometer na ako nun.
Sinabay ko na rin sa pagkaan. Pagpa paninis ng ano, fuel filter. So, panoorin yung mga tingin. Isip-sip tayo ng gasolina mo, sir. Kaapaw eh, pag sinalpak yun eh. Ay, babawasan lang yun, sir. Baka few, ano lang eh, baka full tank pa lang kahapon. Anong tawag dito, sir? Sir, anong tawag po dito? Fuel pump, sir. Fuel pump? Ang fuel filter, sir. Ito yung fuel filter. Medyo madumi kanina, pero ito medyo madumi, sir. Oh, asa mo yan, sir? Pag kinausap mo yung fuel pump yan, maapaw pa yan. Ito ano yung kasar? Tura na. Fuel pump masabi sa akin. Sensor niya. Sa gas station. Ito mismo yung fuel pump. Medyo madumi daw sa ito. Ganito naman nagpa-function daw. At pala ito, kapag-pultang. Yung mga dumi-dumi na ganyan, sir, wala naman yung connection dun sa pag-dumi ng itong filter. Ay, nasa paligid po. Nakasilp naman po yan eh. Hindi yan papasok sa loob. Bali, ma'am, may rin yung ito lang dito. Kailangan pala pag nagpa-remix kayo na ito, dapat hindi ka full tank. Baka hindi na oras. Baka hindi na oras pag nagpa-remix kayo na ito. Sir, pag na, ano, nabawasan na yan, anong sunod na gagawin na step dyan? Ipapasok na natin yung fuel pump. Ah, okay. Ito naman susunod na ipapasok. Kasi bubulwak siya, sir. Sagad ng ilalim. Isagad mo yung pinaka-haos, tutok mo sa ilalim, yung pinaka-malalim naman yun para masasipin mo. Sige, sipin mo. Hanggang sa pinaka-sagad mo sa pinaka, sige, magalim. Boss, pan! Atras na. Ay, pag-ano? Share ko sa inyo na info. Sana makatulong sa mga KRB users. Siyempre, pagdating din sa mga ibang brands ng motor na paano yung experience nila sa kanilang mga motor, especially sa mga naka-scooter. So, ayan. I hope na nagkaroon kayo ng idea. So, imagine ko kung may natutunan kayo. Gusto niyo itong video na ito, please like and subscribe. Follow niyo na rin po ako sa aking Facebook page sa Papa JR's Vlog, sa TikTok at syempre sa ating YouTube channel. Asan ka?